Okay. Ang lakas ng pan. Kaya may ogong, pero hindi yung ogong sa sound, sa pan lang yan. Bali, ito ay isang Concert EB302 na amplifier na iba yung laman. So kung magtataka kayo bakit nagkaganito mga boss at nahantong tayo sa ganitong sitwasyon at naging ganito to na meron siyang 8 kapasitor, meron siyang 20 pirasong power transistor, meron siyang napakalaki na IE transformer galing sa component, 2 diode at board ng 302. Balikan natin kung ano yung mga nangyari bago to. So magpa-flashback tayo kung ano nangyari at tara, panoorin natin mga boss. Mga boss, welcome back. At ito, may gagawin tayong power amplifier. Isa tong gawang raon, certified 100% gawang raon. Kasi pinaasimbol ng may-ari doon sa raon. Nag-request siya doon sa kakilala niya ata na igawa siya ng isang power amplifier. Ang pagkakaalala ko, nabanggit ng may-ari na 8K ata ang Kaya lang sabi niya, hindi niya nagustuhan yung kaha na ginamit. Kasi yung kaha sa 733 na medyo luma na rin, yun ang reklamo niya. Sabi ko, mura naman yun kuya sa 8K siguro. Siguro bumili ka na lang ng kaha o ikaw nag-request ng kaha na paglalagyan para mas maganda. Nagamit naman daw niya nung una, kaya lang na-stock ata to. Tapos gusto niya nang ipakabit dun sa kaha ng 5-auto kasi mayroon siyang dalang isa pang 5-auto na may tone control pa. Gusto niyang gamitin na pang normal lang na sounds, hindi pang bass, hindi pang high, yung nasa full range na sounds. So bago natin to ilipat doon sa sabi ko sa kanya, tingnan muna natin. Nung nakita ko ng malapitan, napansin ko may mga kalawang na yung pyesa. Yan. Sabi ko, kuya, bago natin siguro ilipat to doon, kailangan talagang i-repair nito at ang dami-dami ng pyesang papalitan. At kinalawang na kunting alog na lang dito, malalagot yan. Hindi ko naman kabisado yung circuit na to. Wala akong diagram nito mga boss. Kaya ang ginawa ko, sabi ko ipila nyo na lang din. Aayusin muna natin to. Tapos sa isip-isip ko, bago ko to kalasin siguro kasi hindi ko nga kabisado, pipicturean ko muna position at saka number ng mga pyesa, para hindi tayo magkamali kasi papalitan natin lahat ng transistor ata dito na maliliit, pati yung pati doon. Ito yung pinaka ito yung section ng ng driver para sa amplifier, ito naman sa relay, tapos ito naman yung supply niya. Yan, so titingnan din natin ng lalagyan din natin ng markings yan para hindi tayo maligaw. Ito naman yung capacitor niya, yan, para ma-pull out na natin to mga boss. Yan. So abangan nyo, gagawin ko dyan, pipicturean ko muna yung mga pyesa. Abangan nyo mga boss at gagawa natin to ng video. Abang-abang kayo. Bali, para matandaan natin yung mga wirings, familiarity muna. So ito ay supply ng relay. So relay section, ito yung supply nya papunta dito sa, yan, itong wire na to. Yan. Then ito naman, itong wiring naman na to ay nasa pit ng relay. Yan, ang position. Saan naman to papunta? Baybayin natin to. So papunta naman dito sa may side ng negative ng capacitors. Ayan. Tapos itong isa naman, matik na yan. Papunta na dito yan sa may positive ng capacitor. Tapos ito naman ay pinaka negative o grounding niya, itong part na to. Yan, grounding to. Ito naman yung pinaka speaker out niya. Tinatandaan ko kasi baka makalimutan ko pag binalik ko, kakalasin ko kasi lahat yan. Ito naman yung input niya. Yan, wala nang iba. Ito dito, puro ilaw lang daw yan. Then pag nakalas ko to, susunod ko naman ay tatandaan yung mga pyesa naman na papalitan natin. Iisa-isahin ko lang yan. Yan, bago natin linisan. So, okay, kalasing na natin mga boss.
Power supply, yan, power supply, diode, capacitor, transformer, apat na, ay, ano ba yan, apat, ang mali ko magbilang, walo, walo na, ano to, 2,200 microfarad, 250 volts, tapos isang 35 ampere na bridge rectifier diode. Yung supply, hindi ko alam kung ano, mamaya susukatan natin yan pag nagawa na natin. Then, ito na yung pinaka mainboard niya. Kakalasin natin yan, syempre, para matanggal natin yung pyesa. Dahan-dahan lang tayo, baka may madisgrasya dyan. Then, after nito, yun na, hindi ko alam kung malilinisan ko to, pero try ko lang mga boss. Ito naman yung ilalim ng ano. Paalala mga boss ha, ito ay gawa sa Raon. Maraming nag-a-assemble ng amplifier sa Raon. Kung gusto nyo ng mga rush repair o mabilis ang gawa, yung tipong ano, kailangan nyo, dumiritso na kayo sa Raon, madali po mabibilis gumawa yung mga technician sa Raon, maantay nyo yung amplifier nyo kahit anong brand. So isa ito sa mga produkto nila, hindi natin kasi alam kung saan doon, kasi ang daming manggagawa sa Raon, ang daming may mga shop sa Raon. So ito, isa din sa rush repair nila na ano, na capacitor board. So hindi na nila ano, wala nang tunaw-tunaw ng perchloride. Isang mabilisang technique 'yan. Parang grinder na lang nila 'to, 'yan, grinder ang PCB, 'yan grinder. Ayan. So wala na diyang gamit-gamit ng perchloride, wala nang tunaw-tunaw, basta grinder nila, pak. Pak. Isang mabilisang repair sa ano, sa Raon. So ganoon kabibilis ang mga ano, mga technician sa Raon, mabilis talaga sila mag-repair. Kung gusto nyo mabilisan sa Raon po mga boss, yung mga tipong kailangan nyong hapon, dalhin nyo bukas, gawa maghapon yan. So isa ito sa mga technique nila. Yan, capacitor board, ayusin lang natin to ng konti para ano, hindi ko na to papalitan ng board. Ito na, wala naman sa usapan yun at ano, pwede pa naman yan kahit yan. Yung fuse, dito na lang yung kinabit. Malamang buo naman ata ito, buo pa naman ng mga fuse. Ayusin lang natin ang bahag yan. I-invent lang natin. Tapos dito na tayo mag-focus sa ano. Yan. Ito kasi ano eh, hindi siya pwedeng ma-stack na matagal kasi madadali siya. Yan, i-double check muna natin yung mga pyesa. Dahan-dahan, yan na yung position niya, yan. 2-in-5-5-1. Nakakatakot galawin eh, baka ano eh. Baka mamaya pag ginalaw mo na tuluyan eh. Ayan siya, yung capacitor. 2-in-55-51. Ayan, yung isa, ano ba yan? Iwan ko, kinalawang na talaga oh. Ayan. Ito pa yung iba. 2-in-55-1, 55-1. Okay. Okay, kalasing ko muna to. Okay mga boss, so ito yung ginagawa nating ano, bali pagkalipas ng isang oras, mga ilang oras din siguro. Iniisa-isa ko kasi pagpalit yan yung mga pyesa-pyesa na ayan o, mga makalawang, nagpalit tayo niyan, din ibang capacitor din na may kalawang na simula doon sa dulo hanggang dito. So iniisa-isa natin yan at so far okay naman at lilinisan lang natin to, siguro sasabunin ko to, lalaban ko to. Then papatuyuin natin, tatanggalin lang natin tong relay. Para matanggal din yung mga dumi-dumi na yan. Yan. Para malinis. Isama ko na din siguro tong heatsink para malinis ng konti. Pati na rin siguro tong capacitor. Pero ayusin ko muna tong linya niya. Baka sakaling may nagdikit yan o ano, para safety. Yun, abangan nyo mga boss. Tsaka yung mga ilaw pala dito. Nagkatanggalan na kasi. Hindi ko na alam kung anong position. Maglagay lang tayo ng abang dito. Wala naman siguro tong problema kasi tinister ko ata yung fuse. Mukhang buo pa naman eh. Talagang kinalawang lang siya. Okay, naka-ready na sana to mga boss. Nakaayos na, may mga ilaw na. Excited na akong ano, panda rin siya. Kaya lang, nung tinitesting ko na, itinanggal ko muna yung ano, nakabang yung supply dyan sa ano, sa secondary. Ayan, nakasend tayo sa AC. Problema, umiilaw lang yung bulb ng napakalakas oh. Tapos, walang ano, walang output. So, possible na shorted yung transformer nyan. Kausapin ko muna yung may-ari, baka mukhang malabo to o ano. Okay mga boss, so kinalas ko muna tong transformer. Ito, nakakalas ko na yung ano, main.
Yung primary na lang yung, ay secondary pala, nakalas ko na lahat. Itong primary na lang ang titingnan natin at meron daw ipapalit yung may-ari pero sabi ko sa kanya, buksan ko din to para malaman natin kung ano nangyari dito. Yan. So, update ko lang kayo mga boss pag nakalas ko na to. Medyo matagal kasi. Mahirap magkalas talaga. medyo natatawa ako dito o ano, kumbaga, ano ba. Ang dami kasing update na nangyari dito sa amplifier na to. Bali, una, ang target lang talaga nito ay i-restore siya at ilipat siya sa ibang kaha kasi sirang-sira na yung kaha tapos walang takip. Gusto ng may-ari, gawin na lang tong full range na ano, hindi niya nagagawin pang base ata. Tapos papadaanan ng tone control para may timplahan. Volume, bass, mid at saka ano ganon. Kaya lang, sa bandang dulo na bago yung kwento na iba na naman yung plano, na iba yung takbo, kaya ano, nagkaroon kasi ng problema dito mga boss ng ito kasi puro kalawang yan, pinagpapalitan ko na dyan yung mga kinalawang na pyesa, nilinis ko na pati ito, inayos ko na din. Bandang huli, hindi ko rin siya napagana, gawa ng bumigay yung transformer, may ano pala, may sunog doon. Kaya nangyari, nahaano siya, natabi siya, sabi ng may-ari, meron siyang ano tawag dito, meron siyang mapagkukunan ng transformer na pwedeng ikabit. Kaya lang, talagang gusto niya pala talaga ay gawing stereo, 2 channels. So nag-offer ako sa kanya na kunin na lang natin yung ibang pyesa dito, ilagay natin sa board ng 5-auto. Since yung pagkakabitan naman kasi ng 5-auto, nung board, pagkakabitan na kaha nito ay mismong kaha ng 5-auto. Tapos magdidepende yung i-design natin kung i-modify pa natin yung 5-auto sa output voltage. So kunin ko muna yung ano, yung pagkukunan natin ng ano ng supply. Okay, balik tayo mga boss. So ito yung ano, yung sabi ng Mary, meron kasi siyang QEC na amplifier. Ayan, QEC. Ano ba model nito? Wala ata nakalagay. Low frequency, high frequency. So to, ano to? 2 channels na ano niya, QEC. So ito yung transformer na ano na gagamitin. 220 volts naman daw to. Pinagkahuyan na kasi itong mga boss, kinahuyan niya na para magawa yung isa pang amplifier. Medyo malala na daw sira nito at saka sa itsura naman talaga malala na. Mahirap na siyang ayusin pa. So yan ang gagawin natin dyan. Tingnan nga natin yung likod nito. Kukunin natin yung transformer at ilalagay natin doon sa 5-auto. Yan. Tapos may board ako doon ng 5-auto. Yun ang ano. So ito yung ano niya, channel 1, channel 2. Gusto niya gamitin din yung binding post na to doon. So magta-try tayo kung uobra o kung hindi. So titingnan natin kung anong mangyari dito mga boss. May breaker pa siya. Tapos AC inlet niya. Nakalagay naman kasi dito ano siya 425 watts at 4 ohms. 220 naman. Ay ito pala. Yan, 220 naman. So yan lang mga boss. Tingnan ko muna sa ano, sa Google yung ano nito, yung data. Then kung wala, mano-mano tayo magsusukat ng voltahe para dito. Okay mga boss. Update ko na lang kayo. Okay mga boss. Mali. Tatatawa na ako dito sa iba na naman yung plano. Iba na naman yung ano kasi hindi umobra mga boss yung QEC. Iba yung supply niyan, umabot siya ng 125 volts, sobrang taas. Wala kasi siyang center tap. Wala kasing center tap at iba kasi yung ano nito, yung design ng mga QEC, naka-ground na diyan mga boss. May tinatawag sila diyan. I-research nyo na lang yung sa QEC kasi kahit ako hindi rin ano, hindi ko pa rin totally kabisado. Pero iba po yung design ng QEC. Ito, bibigyan ko kayo ng sample. Ito, i-demo ko lang sa inyo. May QEC din kasi ako na ano, na amplifier at saka same din siya lang ng Phonic. Kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-capacitor niya. Ito yung AC input niya, yan. Kung titingnan nyo dito yung ano niya, ito yung pinaka-center tap dapat yung gitna. Pero kung ano, babasin nyo yan, iyon yung pinaka-gitna niya. Pupunta yung coil
sa pinaka output na to. Tapos yung kaparis niyan, ito. Ito yung kaparis niyan, dalawa yung output niyan, ito yung output niya, no. So kung mapapansin niyo yung output kasi yung ganitong design, yung collector walang ano to. Kasi naka-ground to, yung collector niya naka-ground. Yung pinaka-output din niya, collector, ayan o. Ah, hindi, ground pala yung pinaka-ano niya. Tapos yung pinaka-output yung gitna. Basta ipapaliwanag ko yan balang araw. Hindi pa ako kabisado yan. Kasi mapapansin nyo itong supply niya. Ito yung supply niya, ayan. Punta resistor. Papunta sa emitter ng bawat transistor na ginagamit. Basta mga boss, medyo hindi pa ako engineer para explain sa inyo. Dito lang tayo sa medyo abot ng ating ano. Hindi siya umubra kasi iba yung design ng amplifier na gagawin natin. So ito yung ano, ito yung pumede. Binigay na sa akin to Binigay na to sa akin ni Kuya, yung Sherwood na ano, ayan oh. Sherwood na ano, Newcastle na amplifier. So 220 volts naman siya. Ayan, saan na ba tatak nito na 220? Ayan. So sabi ko, ito na lang binigay mo, gamitin natin, malaki-laki din naman tong transformer. At sakto mga boss, nung kinik ko siya, yung kinik ko yung output ng ano niya, main amplifier, yung pinaka secondary para sa main amplifier, nasa 38 o halos 39. Halos wala na tayong babaguhin dito sa design ng 502. Tataasan na lang siguro ng konti yung ano, yung senior diode. Pero halos pwede yan, pwede pa yan sa ano. So titingnan natin yung design dito, kung papansin niyo, dalawa kasi yan, walang center tap yan, di ba? Pero gagamit siya ng dalawang diode kasi magkakaroon siya ng center tap dito. Ito. Ito yung pinaka-easy niya, ito. Itong dalawang yan dito yan. So papasok siya dito sa isang diode, ayan. Negative na isa ng positive yan, tapos yung isa output magiging negative supply, ayan. Ayan, tapos itong ano naman, pag nagawa ko, i-explain ko na lang, pero ayan, gagayahin na lang natin to. Ayan, so may capacitor kasi dito dati na nakalagay. Malaki yung capacitor niyan, ito. Binigay niya din sa akin, yung capacitor na lumubo. 15,000 microfarad, 63 volts. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-positive niya. So dito na, pinaka-positive supply. Tapos yung ano naman ito, negative naman, magsasama na sila doon ng positive supply. So gawan ko to ng diagram at i-explain ko sa inyo. Yan, kabisado ko pa. Pero yon medyo masalimo talaga yung design na yon, yung QEC na yon. Parehos lang yan ng punik. So tika lang, para patunay ko sa inyo na ano, na mataas ang supply nito, susukatan natin yung isang katulad nito. Yan, ikat ko lang muna. So ayan mga boss, ayan. Yung parang ganito din ang pagsukat natin dito sa isa, yan sa QEC. Sinukat ko kasi sabi ko pwede kong gawa ng center tap to. Tingnan nyo. Yan, 128 volts AC. Volts AC yan mga boss, ah. Kung i-convert mo sa DC, baka umabot pa ng 150 yan. Mahina ako sa mat. 130 po to 150 volts DC. So sobrang taas, hindi pwede sa binabalak natin. Kaya hindi ko siya nagamit. Si QEC. Ito, pwedeng-pwede. Okay, mga boss, bali, pinaplano ko na to at iniisip ko kung paano ko ba to gagawin. Capacitor. Ito kasing original na plano dyan, board talaga ng 5-auto. Kaya lang hindi na ata siya kakasya. Oh. Wala nang kakasya. Tapos yung input pa. So, yung input, pinaplano ko pa nga na ano eh. Yung input naman niya, pinaplano ko pa na ano. Ganun. Binaliktad ko na yung ano kasi baka pwedeng ganun ang style. Itaas na lang. Then ito pa kasi mabigat. Lolondo yung ano. Didiskartehan ko pa yan kung paano yung paano magandang diskarte dyan. Kung dudublihin ko ng paa. Tapos ito pang ano. So naisip ko, itong board na lang ng 3-auto uli. Pero aayusin ito pa oh. Hindi kakasya to doon sa ilalim. Kaya matindi-tinding plano nito ang gagawin ko. Abangan nyo na lang yung resulta kasi hindi ko na ito i-video ng ano, ng paunti-unti. Kasi ang dami talagang dapat dito isa lang alang.
mga ganito talaga pagtapos ko na lang ipakita sa inyo. Hindi ko naman may tuturo sa inyo kung ano. Kasi kada kaha kanya-kanyang diskarte. Ito ay ano, pag mga ganito, sariling diskarte na to, hindi na to by the box na sinasabi. Dit lang mga boss, so ayan na. Medyo mahaba-habang trabaho nga lang to kasi ang dami ko pang dapat ayusin dito. Kaya natagalan talaga ng gusto. Nag-iisang linggo na ata to simula ng kinalikot ko ulit. Mag-iisang linggo na siguro. So ayan. Trinay ko nang baguhin din tong ano, i-revise tong ano, yung board na to kasi itong gagamitin natin pang driver dito. Yan, tapos yung capacitor naman niya, yan na lang din ang ginamit ko. Tapos itong diode na to at saka yung power supply na to galing dun sa binigay niya sa aking Sherwood na component. May mga idadagdag pa ako dyan. Ito pa nga, hindi pa tapos. So abangan nyo na lang mga boss. Okay mga boss, pasensya na, wala tayong detalyado na video nito kung paano ko binuo to, gawa ng natagalan din ako, ang daming kong mga dapat inano diyan ayusin. Ang dami kong mga dapat inano diyan para maitama. So kung gagawin natin ng videohan natin lahat, sa tingin ko sobrang haba ng video. Kung paano paglagay ng transformer na yan, napakalaki oh. Halos umagad na dito sa ano, transformer na yan, napakalaki. 38 volts lang siya mga boss, pero ano, mataas yung amperahe niya kasi malaki talaga yan kung ikukumpara mo dun sa dati nyo. Tapos yung capacitor niya na 8, andyan pa rin. Tapos yung ano natin, yung diode natin. So mamaya ilalagay ko dyan sa screen kung paano ang sistema ng diagram ng diode na to. I-drawing natin para makuha nyo kung bakit dalawang bridge diode yung nakalagay dyan. Kinopya natin doon sa ano, sa pinagkuhanan natin. Kasi ano to eh, walang center top yan oh. Dalawang 38, walang center top siya mga boss. So yan ang ginawa nating discarding. Nga pala ito ay ano, bali ano to na transistor, 10 kada ano, kumbaga 5 pares kada channel. Pero hindi naman kailangan ubos na yan. Sayang din kasi kung hindi ko ikakabit, kinabit ko na lang din para tumibay, hindi lumakas, para tumibay yung ginawa natin na amplifier, para tumibay. Tapos yung mga driver transistor, nagpalit na rin tayo dyan ng ano, hindi na yan ano, kumbaga ano ba number ng nilagay natin dyan? 1837, tapos itong isa. Hindi makita, no? Ilawan nga natin mga boss. Ayan, 4793. Yan yung pinaka ano niya. So may konting modification lang dito. Yung sinner naman niya ay 36 volts na. Power supply ng preamp, okay na. Yan, tapos ito, na-modify din natin yung PCB ng input kasi hindi siya uobra ng ano eh, ng dito pa rin sa likod kasi babangga siya dito, delikado. Kaya ang ginawa natin ganyan. So, hindi pa nakalagay dyan. Pati yung ano, blower, wala pa. Hindi pa ako nakapaglagay ng ano dyan, ng pan. Mamaya pa siguro kukuha na lang ako ng supply dito. Inuna ko lang tong ano. So, bali mga boss, ang nangyari nito, sa pulong ano, ng hindi mag-success tayo dun sa unang plano na buuhin natin to. Ito yung dapat ano buuhin. Kaya lang sa simula pa lang gusto na ng may-ari talaga gawing stereo. Kasi hindi niya naman gagamitin na to. So yan, simula nang ano, nalipat sa, napunta sa 502 na kaha. Kaya lang ang sama na ng ano eh. Ang pangit na ng 502 na kaha. Nag-suggest ako sa may-ari na dito lang sa 302 kasi mukhang malinis-linis pa yung kaha nito. Mukhang maayos-ayos pa kumpara dun sa ano niya. Ayan, ang dami nang ang revision dyan. Pati yung subil network natin. Ayan, yung coil natin. Yung filter coil natin. Ayan. Nakalagay na dyan na ano. So, sana okay na yan. Ano pa ba mga dapat idagdag natin dito? Siguro, testing na lang natin. Power on ko na. Ayan. Tingnan natin yung ano. Ayan, sukatin natin yung ano,
yung biasing muna, yung bias niya muna. Ayan, 0.4. Lahat yan, 0.4 mga boss, isang hilera. So ito ay puro C, ito naman ay puro A, pero tiglima lang sila dyan. Kaya dito, mapapansin mo dito, may ano siya oh. Ayan, 0.4. 0.4 sa kabila. Ayan, 0.411 din. So 0.4, ayan, okay. So ito yung supply niya, yung collector. Ay, namatay at Easter natin. Nag-optika lang. Ayan, okay. Sukatin natin yung pinaka-output voltage niya. So ito yung positive niya. So positive 48. Mababa lang pero mataas lang amperahe ng ano yan. Ito naman yung isa. Negative 48. So mababa lang siya. Safe na safe din siya. Sa tansya ko hindi ito masisibak yung mga ano, transistor nito. Parang ano lang din siya. Parang lamang-lamang lang ng konti sa ano, hindi umabot naman ng ano. Sabihin na natin na ano. Parang Sakura 735 na mas matibay lang kasi malalaki kapasitor, marami, mas malaki yung transformer niya at mas maraming power transistor. So try na natin, lagyan ko ng speaker. Audio test tayo, suksok natin dito. Yan. Asa naman ang volume? Yan. Okay na. So sa kabilang channel. Kahit papaano mga boss, nasulit naman natin yung ano, kumbaga sulit yung pagod natin. Tama ba? Isang linggo, 7 days. 7 days ko itong trinabaho at hindi ako nakapag-repair ng iba para matapos lang to kasi ang dami mga dapat dito. Ito, pinutol ko pa to mga boss kasi ang plano ko ng una dito. Tapos binawasan ko pa yung ano na yan, ang kapal niya, no? Nilagari ko pa nga. Tingnan nyo. Nilagari ko pa ang kapal ng ano. Nilagari ko pa kasi ang bala ko niyan. Dito na lang din ang ano, ang dito na lang din talaga yung wala na. Dito na lang din talaga yung pinaka-heatsink sana para ano, sa blower. Kaya lang hindi talaga umobre. So, sinakto ko lang din sana kaya pinutol ko. At sakto lang din binilang ko hanggang sa ano, sumakto lang din yung mga transistor na hindi naman maano. At buti naman yung transformer niya pumedi naman kasi yung una, itong una namin balak yung sa QAC. Kaya lang hindi talaga umubra, sobrang taas ng ano yun. Okay. At yun na nga mga boss ang nangyari. Kaya napunta tayo sa ganitong nagresulta sa ganito yung ginawa natin. So kung mapapansin nyo, ang daming pinagdaanan bago lang mabuo to. At sa mga magtatanong kung magkano paggawa nito o magkano nga abutin, hindi ko na rin matatantya kasi yung ibang pyesa dito mga boss ay sa customer. Yung mga power transistor sa customer na yan, yung transformer sa customer na yan, capacitor. So kung kukumputin mo talaga kung magkano ang aabutin pag nagpagawa ng ganito, siguro depende na yan sa availability ng pyesa. Kung bibili natin mga bago lahat yan, malaki-laki ata aabutin ito mga boss sa tansya ko. So yung ginawa nating ano, ito yung diagram natin para dyan sa diode, baka sakali may magtanong, ito yun. So screenshot nyo na lang mga boss, screenshot nyo na lang, pasensya na sa drawing natin at pang grade 1. Ayan, yun lang. At nagawa natin to ng kahit papaano success naman. Ayan, okay naman siya. So ititesting ko na lang to sa 300 watts ko na speaker, then okay na to. Maraming salamat mga boss at God bless po sa ating lahat.